guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba ang ilan pa sa mga pampaswerte? Lalo-lalo na po sa mga sugal. Ayan, kayo po ba ay mananaya? Kayo po ba ay laging nagsasabong or nagbibingo, nagkakasino or laging tumataya sa wedding? Ngayon, kung kayo po ay isa sa mga ganyan, dahil ako po ay isa rin sa mga ganyan, ngayon po ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kagaya po ng mga shinare ko po sa inyo ng mga nagdaan, ang ito po yung buntot ng page ay para po ito sa mga bad spirit. Alam niyo naman to, 'di ba? Sa mga pelikula, halimbawa may mumu. Ito po ay pinaaano nilang ganyan, namamatay yung mga masamang espiritu. Ito po buntot page at pinagsamang bawang ay siyang magdadala ng swerte po sa atin, lalo-lalo na po sa sugal. O paano po ang ating gagawin? Ganito po. Tayo po ay humarap sa may silangan, 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Tuesday or Friday ang pagganap. Tapos sabihin po natin ang mga numero na ating tatayaan. Ito po ay pabulong lamang. At sabihin po natin sa araw na tayo po ay patatamain. Bakit po buntot ng page at ganoon din po ang bawang? Ang bawang po, di ba, pantaboy po yan ng mga negatibo. At ganoon din po ang buntot ng page. Ngayon, kapag nataboy natin lahat ng negatibo, alam nyo na, lahat ng negatibo, lahat po yung mga aalatin tayo kung saan tayo nagpunta, hindi tayo natama. Siyempre, counted na yan sa negatibo, hindi tayo natama. Ito ay pantaboy para mataboy niya mga ganyang sitwasyon at tayo ay siyempre, pag nataboy, papasukan niya ng swerte. Diyan ay papasok yung suswertehin tayo sa ating tinatayaan. At ganito pa, kapag po tayo ay nag-wish dito sa umaga, ngayon, sasabihin po natin na tayo po ay pagkalooban ng maraming pera. Ganun po kagad ang wishes, diretsahan, wala po yung paada-ada. Unang-una, pag nag-wish kayo, huwag nyo ibubukas sa bibig nyo, sa isipan nyo lamang. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kailangan pagaganahin natin ang law of attraction. Pero hindi natin ibubuka kasi once na may nakarinig ng ganong sitwasyon, lalo-lalo na kung anong numero natin, hindi po yan natama. O bakit ko po nasabi? Dito po sa kabila naming subdivision, ang lakas po ng kanilang usapan. Ang sabi po nila, yung pala, nagkukwentuhan pala siya kasi hindi ko naman sila nakikita eh. Sabi, tatayaan ko yung 38, parang 13 ata ang sinabi, or 7, basta mga ganyan. Matagal na po kasi nakakaraan na yun. Ang ginawa ko, tinayaan ko din. Yung po pala, nagkukwentuhan lang sila, kumbaga narinig ko. Hindi pala niya natayaan. Kaya nung sabi nung lumabas nung tanghali, ay wala steak. Sabi ganyan, hindi ako nakataya. Lumabas kasi alas 11. Nung umaga ko nadinig yun, naglalaba ako. Narinig ko. Tinayaan ko po siya agad. Hindi ako po ang tumama. Yun po pala, nagkukwentuhan pa lang sila kasi kabilang bakod po. Hindi ko nadidinig ang kanilang, hindi ko sila nakikita. Narinig ko lang yung kanilang usapan na gano'n na yun daw ang kanyang alaga at matagal na. Naisip ko po, matagal na, may chance ha, kasi ganun po yun. Yung po pala, hindi siya nakaano. Ngayon, di ibig sabihin, ukol sa akin, kaya ako ay tumama. Pero syempre, mas mainam, kayo lamang po ang nakakaalam ng numero. Unang-una, hindi naman sa sinasabi ko yung makakarinig, kukontrahin ka. Kumbaga mas mainam, ikaw lang mismo nakakaalam kung ano ang numero na alaga mo. Kasi once na binroadcast mo yan, pinagsabi mo yan, ay nako, yun nga po ang sabi ko po sa inyo, mas mainam, sikreto, lahat ng kagaya na ritual natin, lahat po ng mga ginagawa natin ritual at inyo pong ginawa, kailangan yan po ay sikretong malupit at wala nakakaalam. Kasi once may nakaalam, hindi naman sa nangongontra na uudlot. Kumbaga, halimbawa, mag-a-abroad ka. Ikaw ay nag-a-apply pa lamang, nakapila ka pa lamang, alam na sa inyong nayon na ikaw ay nag-a-abroad. Naka, dyan po eh, ang dami yung, ang dami pagsubok na darating sa inyo. Halimbawa, sala sa mali ang birth certificate, bumagsak ka sa medical, or kaya nagkaroon ka ng problema,
basta yan po ay marami kang magiging problema kapag ka marami ka agad nakaalam. Yun po yung mga ano, ayan, dami ko na sample sa inyo. Kaya mas mainam, kayo lamang po nakakaalam. Ganun din po sa mga ritual. Kasi once na, ang dami nakakaalam ng inyong ritual na ginagawa. Halimbawa, hindi pa siya tumatalab. Or ngayon araw na to, kakagawa nyo pa lamang. Aba, na-ichikan nyo na kaagad. Uy, minapanood ako sa YouTube. Ginawa ko na. Ewan ko lang kung effective. Huwag po kayong aasan. Ayun po ay tatalaba. Kasi alam nyo po ba, kasi hindi naman sa sinasabi ko kinokontra ng kinausap ninyo. Or possible hindi niya naman kinontra. Nakinig lamang siya sa inyo. Ano kung ichikan niya to sa iba. Uy, gumawa si ano, naniniwala sa ganun, parang tanga. Yung mga ganyan, ganyanin kasi ang mga chikahan eh. Sabi niya, oh talaga, di naman tunay yun, naniniwala sa, nakontra ka agad. Na, hindi man nang kumontra eh, yung kaibigan mo na pinagsabihan mo, kinontra naman ng iba. Basta yan po ay maraming mga ano po sa ganyan. Kung ikaw ay gagawa ng ritual, kahit anong klase ritual yan, hindi mo kailangan ipagsabi sa iba. At eto pa ha, ang ganito po gawin nyo. Diba sabi ko po sa inyo, eto ay pangontra sa mga mumu. Eto naman po talagang buntot ng page. Eto po ay pangontra talaga sa mga ganyan. Mas mainam na meron ka pong ganito. Ito po ay magdadala ng swerte, lalo na sa pampinansyal. At syempre, itong ating bawang, huwag natin kakalimutan dahil ito po ay napakaraming benepisyo po sa atin. Parang asin din po to. Kung kayo po ay mga bossing kung manunood dahil ang dami nyo nang nalalaman, mas mainam, mas pag-alahin nyo pa ang inyong nalalaman at kayo po ay kailangan ninyo ng bawang at ganun din po ito. Itong buntot ng page. Dapat po meron kayong ganito sa inyong tahanan kasi ito po ay protection ninyo kahit saan kayo magpunta. Pwede nyo rin po siyang dalhin. Ilagay nyo po siya sa inyong pumbag. Ito po ay protection nyo din kahit saan kayo mapadpad. Mas mainam po na meron kayong mga ganyan ritual. Alam nyo po kung bakit. Na kung natatandaan nyo yung napakaganda na si Julie Vega na siya po ay kung siya ay may mga pangontra sa mga lamang lupa, dahil ba sabi po napadpad siya, may pinagsyutingan sa lugar ng parang Bulacan po yon, sa lugar na may lugar po doon na pugad ng mga engkanto. Ang sabi po ay naengkanto nga daw at yun nagpaagoy-agoy ang kanyang ano hanggang sa natuluyan nga po. Pero kung ikaw ay merong mga pangontrang ganito, nako malayong malayo kasi sila po ay nababahuan sa mga asin, lalo na po sa bawang, ganun din po sa buntot ng page, daon ng laurel, nakagay na kinuwento ko po sa inyo yung kaya ang daon ng laurel ay pinakaswerte dahil po nung unang panahon daw may malaking puno ng daon ng laurel, ng puno ng laurel. Ngayon, meron daw naghari-harian na masamang espiritu sa lugar na yon. Ang nakatalo lamang ay yung malaking puno ng laurel. Kaya mula noon, tinagurian na ang laurel ang isa or siya ang pinakamaswerte ayon po sa mga herbs. Kaya yan po ay sinasabing swerte. Yan. Kung kayo po ay may mga ganyang protection, malayo po kayo kahit saan na, ano, halimbawa, sila po mismo ang hahawi sa inyong dadaanan at hindi po kayo mapapahamak. Tapos po, halimbawa, kayo po gusto nyo makapanaginip ng numero. Kagaya po na sinabi ko sa inyo, sa daon ng laurel, ilalagay nyo sa ilalim ng inyong unan. Ganito po inyong gagawin. Pwede rin po ang buntot page at ganun din po ang bawang. Ang gawin nyo po, kahit isang piraso lamang, kaltasin nyo po isa nitong butil at ito pong buntot page ay ilagay nyo sa ilalim ng inyong unan at sabihin nyo po ipakita sa inyo ang mga numero na tatama, na kayo po ay tatama at magkakamit ng limpak-limpak na salapi. Ganun na talaga. Matik po ganun ang mga hilingan. Wala po sana. Huwag na kayo magpakeme. Unang-una, wala po yung bayad. Pangalawa, wishes pa lamang po yan. Ang sabi nga ng mga nagmula sa hirap na ngayon naman ay talagang sobrang yayaman na nila, ay sabi nila kung ikaw ay mangangarap, lulubusin mo na. Kasi unang-una, wala namang bayad po yan. Pangalawa, aba, titipirin nyo pa ba? Pangarap pa nga lang. Kumbaga, pangarap pa nga lang, tinitipid nyo na. Ano pa yung tunay na magaganap? Ditipid din ang darating sa inyo. Kaya kailangan, lubos-lubos, labis-labis ang ating mga pangarap para mas mabilis po yan tumalab. Sabihin nyo po, ipakita ang numero na lalabas, yung tatama po kayo at yun po magkakamit kayo ng limpak-limpak na salapi na ikababago ng inyong pamumuhay. Ganun po ang mga wishes. Wala po sana-sana. Kasi pag may sana, possible ay 50-50 or possible ay hindi po maganap. At pagkatapos po niyan,
ay tatapikin nyo ng 3 beses at babanggitin nyo ang tunay ninyong pangalan at ipilido. Halimbawa, ito yung unan. Tapos, nasa ilalim na itong buntot page at ganoon din po ang bawang. Ngayon, tatapikin nyo. Sabihin nyo, kunyari, kung anong pangalan nyo. Kunyari, Apple Pagyo 7. Apple Pagyo 7. Apple Pagyo 7. Apple Pagyo 7. Patamain mo ko, buntot page, bawang. Magsama kayo, sabi nyo gano'n, magsama kayo, magkombinasyon kayo at ipakita nyo sa akin ang numero na lalabas. Yan po eh, basta ang masasabi ko lamang, kung yan eh talagang nakaukol sa inyo, ay ipapakita talaga niya sa inyo. Pero kung halimbawa unang araw at mga 3 araw ay hindi pa nagpapakita, kalmado lang kayo kasi once na inyo pong inisip yan na inisip na kung kailan magpapakita ay mentras mo yung natatagalan, bibiglain na lamang kayo niya ng malinaw na numero na siyang tatama. Dahil yan po ay napagkaloob na sa aking bossing, yung hindi pa ako nagbibidyo nun. Ito po ay tinuro ko rin sa kanya at siya po ay nanalo. Ayan, yan po ay ilan sa mga ritual na mga pampaswerte. Basta pag may mga gumagawa kayo ng ritual na mga ganito, huwag niyo po siyang ipagsasabi para mas mabilis po ang palab. At syempre, kung tayo may mga kahilingan na pagbabago ng ating buhay, ang numero uno po nating sasandigan at tatawagan ay ang Panginoon. Pagkatapos po, sabayan natin ang ganito ritual. Ay ewan ko na lamang kapag yan ay nag-join force at kayo po ay bigla ang ulanin ng swerte. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!